mas marami ang chance mo na makahanap ng the right one mo. Ayun, mga kachicha. Ayun. So, may ilang bagay na maging masarap na maging single. Balita yata. Ayun, tanong na lang, bakit masarap maging single? Depende yan, ano? Depende sa sitwasyon. Kung kayo mga may pinagdaanan, naging break up, ganyan. So, mas pipiliin nyo na ngayon yung bilang maging single. Siyempre, wala naman kayong magagawa. Binalik nga kayo nung mahal nyo eh. Pero ito, ito lang yung magiging beneficio nung magiging pag-single kayo. Tanong nyo yung galing kayo ng in a relationship, diba? Tanong nyo kung medyo matagal, diba? Medyo mabigat yun, diba? So, kailangan nyo pa rin tanggapin na yung pangyayari. So, sabi nga, mag-move on. So, pero titignan natin, may mga benepisyo rin naman yung being a single. Diba? Pero sabi pa rin naman, kahit may single ka, diba? May chance ka pa rin naman na ipagpatuloy mo yung buhay mo. Diba? So, ganito, number one, marami kang oras para sa sarili mo. O, diba? Tama naman yun. I-compare mo nun sa last na meron kang relasyon. Diba? Siyempre, natural yung focus mo yung sarili mo. Nandun sa karelasyon mo, siyempre, yung oras mo. Nahahati yung trabaho, kung ano pa ibang mga priority mo, kung sa chance ka, kung meron ka mga duty doon, di ba? Pero pag may relationship ka, nandun din, meron pa rin yung halos kalahati niya, kumbaga kalahati niya ng oras mo, mapupunta doon sa karelasyon mo, di ba? Yung pag-alala sa kanya, pag-asikaso sa kanya, di ba? Kasi dyan nga mahal mo ngayon. Pero ngayon, nung ngayon wala ka na, siyempre, marami ka ng oras. Di ba? Para sa sarili mo. Mabibigyan mo to ng freedom. Freedom na yung limitation ba? Yung oras mo ba? Kaya mo ibigay yung lahat ng anong pwede mong gawin kasi nga, ano ka na eh, libre ka na eh, di ba? So yun, so marami kang pwedeng gawin sa sarili mo ngayong single ka, di ba? So pangalawa, pwede kang mag-travel saan mo man gusto, di ba? Kung dati, kung magta-travel kayo, di ba, minsan, nung meron kang karelasyon, depende kung magta-travel kayo, kung may oras siya o wala, depende, di ba? Pero ngayon, may chance ka na makapag-travel kung saan mo gusto pumunta, o travel ban, travel, weh, travel and adventure, so, may time ka na gawin yun na makapag-travel ka, makapag-adventure ka. Magagawa mo yun na ngayon single ka. Diba? Iyaman ko sa diba. Number three, ano yun? Mas marami ang chance mo na makahanap ng the right one mo. Diba? Ibig sabihin, kasi sa single ka nga, so wala ka namang karelasyon, wala kang ano. So marami kang chance para mas may makilala pang iba na yung totoo yung magkipit sa ano mo,
sa sarili mo, siyempre, ma ano mo sa tawag ito? Sa gustong anong pre? Basta yung mas maraming chance ka na makapagkilala ng tao na mapipili mo. Diba? Kagayan, diba? Sabi niya eh, kung wala kang makita dito sa area mo, sa lugar mo, diba? O, pwede kang dumipat ng ibang lugar. Diba? Sabi niya sa amin eh, kung wala doon sa lugar mo, punta ka doon sa ibang lugar. Diba? Dahil pag wala kang nakita doon sa ibang lugar, punta ka ng ibang distrito. Ibig sabihin, pag wala dito, sa Maynila, punta ka ng probinsya. Diba? Pag ganap ka doon, diba? Magkilala ka doon. At pag wala sa ano probinsya, maghanap ka sa mga region, punta ka sa ibang, di ba? Hanap ka kung saan pwede, di ba? Pero pag wala, wala ka nang, wala ka talagang makita. Sabi nila, sabi nung kakilala ko, punta ka sa, ano, mag-big tea ka na lang. Big tea yung local ng Big Tea doon sa may, ano, Santa Maria ba yun? Local ng Big Tea tawag doon. So yun nga, ibig sabihin makakahanap ka ng iba. Na mas ibang lugar. Pwede ka naman, huwag ka naman stay dito pag wala tayo, hanap ka sa iba. Di ba, kasi ibang bansa eh, di ba? Pwede, di ba? Kung kaya mo mag-travel, kung kaya mo makahanap doon, bakit hindi, di ba? Tapos yung number 4, yung walang magmumonitor sa'yo, 24/7, di ba? Kasi minsan, nung dating may karelasyon ka, may mag-text sa'yo, pag hindi nag-reply, galit, di ba? Pag hindi mo nasagot yung tawag, galit na, di ba? Pero aminin nyo, ganun talaga. Minsan, kung hindi ikaw, ganun din. Yung kapartner mo, ganun din yun. Pag hindi mo, hindi nasasagot ng kapartner mo yung ano, medyo nag-ano ka rin. Ano nangyayari, ganun. Pero, may nagmamonitor nga sa isa't isa. So ngayon, nung single ka na, so, wala mong motor sa'yo. Gawin mo ka rin gusto mong gawin. Wala mong pipigil sa'yo. Wala mong maghahano sa'yo. Diba? Tapos, yun, pang lima, wala mag-dedema ng oras. Ayun. Isa pa yun. Wala mag-dedema ng oras. Nung araw, nung may akong ka-relasyon, di ba, may usapan kayo, ganito oras, punta ka sa ganito, magkita tayo sa ganito. Di ba? Pagtapos mo ng trabaho, sunduin mo ako, ganyan ito, ganyan. Di ba? O kaya, pagdating ng Sunday, kung gusto mong pagpunta sa church, gusto niya sabay kayo, o ikaw, sabay, ganyan ang usapan dati. May nagdidima ng oras, pero ngayon, being single ka, wala. Walang magdidima ng oras. Kahit saan mo gusto pumunta, kahit anong oras ka umuwi ng bahay, walang magmumonitor sa'yo. Walang... Maari yung nanay mo lang, tatay mo, yun. Pero yung ibang bagay na, ano, wala. Di ba? Tapos, yung... ito yung isang yung pang-anim yung mas ano, nakakatawa to. Saving up money in easier. Ibig sabihin, wala akong paggagastusan. Nung dati na meron kang karelasyon, siguradong gagastos ka. Diba? Mag-date kayo, kakain kayo, makanin mo ng pensin eh, mamasal kayo. Tapos, kung saan pang lugar ng naisipan niyo puntahan, punta kayo sa beach, punta kayo ng isla, whatever.
Nagastos, gagastos ka dyan. Di ba? Pero ngayon, wala kang, ano, ah, tagi ito, single ka, wala kang paggagastosan. So, makakatipid ka, madali ko. Hindi ka di makakautang. Ibig sabihin, dati nakakautang ka, maramang mag-date kayo, di ba? Pero ngayon, wala. Nakakaipon ka. So, yun nga. Mas ano pa rin, mas ngayon, bilang single ka, mas maganda pa rin yung mas marami kang oras sa sarili mo. Mas maiisip mo kung ano yung magiging priority mo pa, may ihanda mo pa yung sarili mo. Kung dumating din yung tao na tama, tamang tao para sa'yo, di ba? At siyempre, dapat yung pipili mong tamang tao, yun na yung sabing makakasama mo sa panghabang buhay. Di ba? Pipili ka rin nun, hindi pwedeng, tawag ito, anong tawag doon? Kung sino na lang, di ba? Eh, pero hindi, dapat mamimili ka talaga yung totoong makasundo mo. Siyempre, ito, nandun din yung natural, nandun yung pinaka mas mataas yung ano yung love mo siyempre. Mas ano may pag-ibig mo doon sa tamang tao, di ba? Kaya dapat ngayon, mag-ready ka na rin. Marami kang pwedeng gawin, di ba? Karil mo, ano mo muna yung karil mo hanggang ngayon single ka. Di ba? Pag-igihin mo yung trabaho mo o kung nag-aaral ka, di wala istorbo sa'yo sa pag-aaral mo. Di ba? So, may mag-aano mo yung sarili mo. May i-improve mo yung sarili mo. Tapos may handa mo pa rin naman yung sarili mo para pag, sabi ko nga, pag nagkaroon ka ng totoong tao makasama mo, kayang-kaya mo na. Di ba? Maayos mo lahat mo dapat mo ayusin. So, bitin man to, pero yun lang yung may ano ko sa ngayon. Salamat nga pala sa ano 286 na ano ko subscriber. Sana mo magdagdagan to. Ayun. Salamat sa mga sa panonood. Tatangkili. Salamat. Ito na tapos ko na bago. Salamat. Magandang hapon, magandang araw. Pagpalain na ba kayo ng Diyos? Bye-bye!